Mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Ika-isa, mga taga-Korinto, ikabanata siyam, talata 1 hanggang 27. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol. At kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang nanghihiwalay na mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral na magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na ako magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagtatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang mahikayat ako nang mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit
Hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpaailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba.